DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po si Rose Solangon sa programang Gabay ng Bayan. Nandito po tayo sa lungsod ng General Trias, Cavite. At makikita ninyo, no, ang kanilang asuteya or terrace ng kanilang city hall. Ang ating mga lingkod bayan at ang ating mga serbisyo publiko. Ang lahat ng yan, dito lamang sa programang Gabay ng Bayan. Tugan ang isa sa mga prioridad na programa ng City of Santa Rosa, Laguna. Kaya naman patuloy nito, pinalalakas ang serbisyong pangkalusugan ng mga pagdadagdag ng mga pasilidad at mga kagamitan ng community hospital. At dahil dyan, ang kanilang extension ay muling nagkaroon ng groundbreaking ang Santa Rosa Community Hospital na pinangunahan ni na Congresswoman Arlene Arcillas, Vice Mayor Arnold Arcillas, at Mayor Dan Fernandez. Speaking of hospital, galing si Mayor sa Community Hospital. Yes, oo, ngayon, kanina po, nag-ano tayo, nag-seminar tayo, nag-training tayo, nag-level up tayo ng knowledge para sa ating mga empleyado, para how they treat our patients. Magkakaroon kami ng groundbreaking. Another milestone for the City of Santa Rosa kasi magkakaroon kami ng 270 bed capacity. From 110, magiging 270 na ang ating mga i-cater na ating mga pasyente sa bagong ospital. Base sa isang ordinansa ng sangguniang panglungsod para lalong palakasin ang programa na pangkapaligiran at kalikasan, ay ni-require ng lokal na pamahalaan ang lahat ng barangay na magkaroon ng kanilang material recovery facility nandito. Katulad na inilaunch natin ngayon, no, dito sa barangay Dita, isang napakalaking challenge hindi lamang sa pamahalang barangay ng Dita, kung hindi sa lahat ng mamamayan ng barangay Dita. Natutuwa sa ganitong klase ng programa ng ating sentro sapagkat malaking bagay ito na makatutulong sa aking ginagawang trabaho ngayon, sa lalong-lalo na sa panahong ito. Alam niyo naman na ang lahat ng sagabal, ang lahat ng nakikita nating mga dumi sa lansangan ay ating sinasaayos. Mapatutupad itong paglilinis ng mga barangay sa pamamagitan ng mga nasa pamahalang barangay, kapitan. Malaking tulong ito para sa MCOG. Ang lahat naman ang isinasagawa po ng ating grupo ng MCOG ay naaayon sa mga ordinansa, sa national law ng atas ng ating congresswoman at saka ng ating mayor, Dan Fernandez. Makarami po ang truck na tumatakbo rito po sa lungsod na sana. Merong 42 kada araw. Oo. So, yan po itinatapon natin doon sa landfill ng San Pedro. O, sana maging aware yung bawat mamamayan. Sana maging ano tayo. Sumunod po tayo doon sa tama at takdang oras na ibinigay po sa atin ng ating mga kapitan ng barangay. Cleanliness is next to godliness. Arangkada, dangal ng Santa Rosa. Meron na po tayong implementing rules and regulations. We are now hiring environmental police para po sila yung manghuhuli. So lahat na po ay i-enforce na po yung mga provisions doon sa environment code. Initial po namin is 3 environmental police per barangay. Ang hired po siya ng city government. Ang pagtatapon ng basura ay kailangan po nating na may sistema tayo. So wag po tapon ng kusan saan. Sana hindi na ma-penalize po yung mga violators. Arangkada kalikasan, arangkada dangal ng Santa Rosa. So mga kaibigan, sa umagang ito, dahil ni-launch na po ang materials recovery facility ng Santa Rosa City. At kasama po natin ang action man ng sangguniang panglungsod. Walang iba kundi si Vice Mayor Arnold Arcillas. Bye! Hi! Hi, Rose! Magandang magandang buhay po sa ating mga viewers ngayon. Actually, I would like to congratulate our
for Kapitan Barangay Toti de la Rosa, kasi ito po yung nilaunch ngayon ay yung kanila pong MRF, Materials Recovery Facility po. Pag makakita niyo po, ayan po, this is for the segregation po ng ating mga basura. And again, ina-acknowledge ko po ang sangguniang barangay po, ang kapitan po ng Barangay Dita. And of course, yung kanila pong mga samahan dito, mga senior citizen, mga Barangay Development Council, mga HOA, mga teachers. Kasi lahat po sila talaga ay nagtutulungan para po dito po sa Materials Recovery Facility. Siyempre kasi kahit meron na po tayong ganito, at meron naman po sa lahat ng barangay din, nilalagyan po talaga yan. Kailangan po yan. Meron po tayong environment code na pinapaginagawa po natin, or we are abiding environment code, and kasama po ito dapat to sa environment code po natin na every barangay dapat may MRF. Makikita natin talaga rito sa basura may pera. Ako nga po, nagsesegregate po ako kasi tama-tama ang papel, binibenta ko po yan, ang mga bote, binibenta ko po yan. Sayang naman din po talaga. May pera po talaga sa basura. At nakatulong po tayo sa environment, and the third, sustainability po ng lungsod ng Santa Rosa at siyempre ng buong Pilipinas po. Tuloy pa rin po ang ating mga programa. Hinihintay din po namin ang annual investment plan at yung pag-approve po, na pag-check out po ng ating mga budget for 2018. Napakahalaga po na pinaplano, inaayos, at siyempre pinag-aaralan itong mga budget na to, dahil po ito po yung mga taxes na ginagamit ng LGU para na maibalik din po sa taong bayan. Matapos po namin yung budget hearing at saka yung mga AI annual investment plan po for 2019. Congratulations! Pinag-uusapan namin yung Seal of Good Local Governance. Oh yes, oh, SGLG, nakuha natin. Oh yes, of course. Second straight year na nakuha natin yung SGLG. At syempre, ang dami natin nakuha ng award. Ito, oo nga, ito, another award for the City of Santa Rosa. Ang dami pong award na makuha ng City of Santa Rosa. At at the same time, ay papasalamat ako kay Congressman Ernie Arcillas, kay Vice Mayor Arnold Arcillas, at sa guling-sangguniang panlunson, sa sama-sama namin magtutulong-tulong upang talagang mapalakas at maging more progressive ang City of Santa Rosa. Arangkada, dangal na Santa Rosa! Saya muling idinaos ang Caracol Festival 2018 ng City of General Trias, Cavite. Muling pinangunahan to ni na Mayor Oni Ferrer at Congressman John John Ferrer kasama si Vice Mayor Moritz Singson at ang sangguniang panglungsod. Layunin nito maitaguyod ang pagkakaisa ng mga gentrisenyo para maipakita ang lungsod ng General Trias, Cavite noon at ngayon, kasama ang kanilang mga masasarap na mga kalamay at mga produkto at kung ano-ano mga paninda na ito'y bahagi ng kabuhayan o hanap buhay ng mga gentrisenyo. Nandito ay ating pong naman bibigandaan ang masayang Caracol Festival 2018 ng City of General Trias, Cavite. At kasama po natin ang one of the most outstanding alumni na pinagkalooban po ng University of the East. Congratulations, Mayor! Mayor Oni Ferrer! Thank you, Tita Rose. Welcome back dito sa City of General Trias. Salamat at matutunghayan nyo yung simpleng celebration namin para sa ating town fiesta. Tradisyon yan. Ngayon, bumuhos talaga yung ulan eh. Diretso ang Caracol at alam ko nga taon-taon eh, lagi na dadagdagan ang mga participants natin dyan. Muna ho ni Mayor Oni ng Sangguniang Bayan, muna ho ni Vice Mayor Moritz. Sampu ng lahat ng organisasyon, kapaihan, senior citizen, sama-sama, nagkaisa para ipagdiriwang ho ang taunang festival ho dito sa ating mahal na siyudad sa General Trias. Sa akin, inevitable ho yun eh. Everyday trabaho, everyday ho parang wala nagbabago. Ang sa atin ho, kung supply natin mga kababayan, salamat. No, po? At hinihingi natin ang kanilang pangunawa. Dito ho, pinapakita natin na kano kainit pagtanggap ng bawat isa. Sa atin lang ho, hanggat kaya natin i-preserve, i-preserve. Pero dapat maging maisip po natin ano yung higit na kailangan natin mga kababayan. Pero minsan dumating yung pagkakataon na alam ba ho mas kailangan ng tao. Ngunit kung ito ho ay magiging dahilan para isang istruktura o proyekto ay humina o magka-problema, siguro i-consider naman din ho natin yung win-win solution. Advocate din ho tayo, no? To preserve yung mga historical places, architecture. Hindi ho nawawala at ako ay member ho ng National Historical Society dito sa Cavite. Then supporting po tayo sa kanila. It's joy for us for our one and only gentry. Ito, sabi ni Mayor, wala daw po itong papremyo. Napakasimple, pero dinayo po itong exhibit na to.
kilala na rin tayo na nag-host ng Grand Pasayo eh. So for this year, we have 19 marching bands. Mag-exhibition, 6 ang homegrown plus 13 yung dumayo mula sa iba't ibang lugar sa Cavite at Lawigan ng Laguna. We compose of 19 bands today because of Mayor Oni. Nabuo sila para makapagpasaya po sa aming pasayo today. Pagkakaisa po ng buong team gentry, kaya po nangyayari itong mga ganitong okasyon. At sa tulong po ni Congressman John, especially Mayor Oni, na buo ang suporta, lalo na para mapasaya ang taong bayan ng gentry sa inyo. Siyempre, my one and only gentry. Blessing na rin, siguro for so many years na nagkakarakol festival po kami. Hindi ho na ulan, nampapasa pa ho kami sa ng mga bombero. Sobrang lakas ng ulan at hanggang matapos ay natapos din ang ulan. So, blessing yun. Here, 2 years ago, 12 bands lang. Pero ngayon, 19 bands ang sumali. Kaya nakakatuwa at naibalik po uli natin ang tradisyon at kultura dito sa General Trias na mahilig po sa mga banda. My one and only gen. Mayor, naging matagumpay din po ang peso nyo. Job fair. Oh, maraming umatend. Yes. Part din yan ang celebration na... Mayor, kayo po'y nakakuha ng awards ng Child Friendly. Congratulations po. For the past how many years na nagbigay ng award ng ganyan ng DSWD, every year naman nakukuha natin yung Child Friendly LGU. Meron tayong able and competent na City Social Welfare Office nubuo ng mga dedicated na ating mga social workers at volunteers. Congratulations po na pinili kayo isa sa mga outstanding alumni ng University of the East. Opo, napapasalamat ako sa aking alma mater. After 25 years, kinilala po tayo bilang isa sa nagtagumpay na anak ni Luwalhati, yung lady na nakaano sa University of the East. Isang outstanding alumnus ng pamantasan ng Silangan. This month is October. October na po. At alam naman natin, sabi nga ni Kong John, tuloy-tuloy ang serbisyo ng Team Ferrer. Yung filing namin, mga October 15 or may trabaho ng trabaho dahil sabi ko nga, magbibigay naman ng marka kung pasado kami o hindi, ang ating taong bayan. Sa mga kababayan dito sa ating lusod, kami po, sabi ko nga, from the time na in-interview ko ni Tito Rose initially, lagi na sinasabi na kami ay walang inisip kundi paano pa mapapag-igi ang buhay ng bawat gentry sa inyo. Kaya samahan niyo po kami sa patuloy na pagpapaunlad ng ating one and only gentry. At ngayon nga ho, approved na ho ng ating mahal na Pangulo, laundry stick na ho ang City of General Trias. Kaya mas mapagtutuunan na ni Congressman John ang ating lungsod. My one and only gentry. Laundry stick na po ang City of General Trias Cavite. Kaya mas lalakas po yung mga programang tandem ng Team Ferrer. Sa panguna po ni Kong John Ferrer at syempre ng ating action man, abogado ng masa, Attorney Mayor Oni Ferrer. Matatandaan, naging matagumpay ang Coffee Education Congress, pang-national na ginanap sa Cavite State University sa Maindang, Cavite. Ito ay pinangunahan pa rin, kinonceptualize ng Cavite State University. Ngayon, ito na naman ang kanilang nilaunch ang first Southeast Asian Coffee Education Congress na ginanap sa Development Academy of the Philippines sa Tagaytay City. At ang naging panawing pandangan nito ay si Senator Cynthia Villar. Nandito ang kabuuan ng nasabing matagumpay na programa. Maganda tong conference na to kasi they're emphasizing research and extension. Ibig sabihin, Cavite State University, nagre-research sila about coffee and then they're doing extension. That means tinuturo nila sa mga farmer yung result ng research nila. Kasi aanin natin yung research kung yung result ng research natin, hindi natin ituturo sa ating mga magsasaka para sila gumali, para sila ay kumita at maging competitive. How to bring that
the cost. So it's a product of research, yung mechanization at saka yung seeds. Ang kailangan lang gawin ng gobyerno, magbigay ng pera para ma-mechanize nila at matuto silang gumamit ng magandang seeds. Ganyan din sa